Guys, isa na naman pong kapaki-pakinabang na bagay ang maishishare ko sa inyo. Especially para sa mga plantito-plantita na nagsisimula pa lang mag-alaga o magkaroon ng kanilang mga succulent plants, mapa-indoor man ito o mapa-outdoor. And with this video, allow me to share with you all ang paraan ng pag-aalaga na ginagawa ko sa aking mga succulent plants. And with this video also, ipakikita ko din sa inyo ang kinaibahan ng mga succulent plants na nandito sa loob ng bahay namin at nandoon sa labas ng bahay namin. So tara! Mabuhay! Kumusta po sa ating lahat? Once again, this is Gina from Barcelona, Spain. Ang iyong plantita from Plant from the Heart. Succulents are tropical plants in the cactus family with long trailing stem, making them perfect choices as indoor hanging plants. So guys, start tayo dito sa aking mga Rhypsalis na nandito sa bahay. Rhypsalis are also succulent plants. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, sila ay mga tropical plants but they prefer na magstay sila dito sa loob ng bahay than sa outdoor. But at least kailangan pa rin nila ng sikat ng araw or sinatawag na indirect bright sunlight. Dito sa aking bahay, meron ako ritong tatlong klase ng Rhypsalis. Ito nga yung unang-unang na dumating dito sa bahay. Ito ay si Rhypsalis micrantha. So itong si micrantha na to, maliit pa siya. Pero kahit na siya ay maliit pa, nakikita ko yung patuloy na ganda ng kanyang dahon, patuloy na pagsibol ng kanyang dahon. And then, meron naman ako ditong isa pa na si, itong isang to ay si Rhypsalis Schaefferi. Itong si Rhypsalis Schaefferi, napaka stunning para sa akin ng kanyang, kumbaga ng beauty. Ang kinaibahan ng Rhypsalis Schaefferi, compare dito kay micrantha, si Schaefferi, ang dahon niya na long stem siya pero smooth ang kanyang stem. While si micrantha, ang dahon niya, actually maiksi pa kasi siya, pero when time comes na talagang humaba na siya, ganito rin ang mangyayari sa kanya katulad kay Schaefferi. So si micrantha, ang kanyang dahon ay medyo siya, hindi siya smooth. At hindi siya, kumbaga, ay diretso lang. Si micrantha, para siyang semi-cactus na may matutuli sa dulo pero hindi siya matinik. Wala siyang tinik. And then, I have this also, si Paradoxa. Itong si Paradoxa naman, ako in love din ako dito sa Paradoxa na to. Ito si Paradoxa siya, ay makapal naman siya. Actually, para din siyang may pagka-related dito kay micrantha. Kaya lang si micrantha, maninipis ang dahon niya. Compare dito kay Paradoxa. Si Paradoxa, makapal ang dahon niya na sa bawat isang stem na to, mabigat. Kumpara dito kay Schaefferi, hindi siya mabigat kung bubuhatin mo lang halimbawa itong isang long stem niya na to. Compare dito kay Paradoxa, ito makikita mo agad meron siyang bigat at medyo matataba si Paradoxa. So mamaya i-close up ko yan sa inyo para mas makita niyong mabuti. So itong mga to, itong Rhypsalis ko na to na nandito sa bahay, kung itatanong niyo paano ko siya inaalagaan. No? Ang Rhypsalis actually, they love semi-moist soil. So pag sinabing semi-moist soil, ano nga ba itong ibig sabihin na to? Let us just make it a point na kapag tayo nagdilig o bago natin diligan ang ating mga Rhypsalis, ay talagang tuyong-tuyo na ang kanyang lupa. So that pagka diniligan natin sila uli, hindi tayo matatakot na baka mag-root rot ang kanilang ugat. At pag nag-start na kasing mag-root rot ang kanilang mga ugat, as we expected, talagang mahirap nang isurvive. Any plants na na-overwater natin, alam natin yan na napakahirap na nilang isurvive.
Not like kung sila ay madry lang natin o makalimutan lang natin sila na hindi diligan. Wala tayong magiging problema. Kumpara sa halaman o succulent plants man yan o normal man yan na halaman na kapag yan ay na-overwater natin, uulitin ko, napakahirap na nilang isalba. Kasi pag nag-start ng mabulok ang kanilang ugat, aakit na yan sa kanilang mga dahon, mag-umpisa na yan manilaw ng manilaw. So yun po ang tatandaan natin. Ang Rhipsalis, they love semi-moist soil. So ibig sabihin, kung magdidilig tayo sa kanila, huwag tayong gumamit ng pandilig na talagang malalaki ang butas para paglalabasan ng tubig. Kung anong ginagamit ko sa pagdidilig sa aking mga succulent plants, o Rhipsalis as well, ay itong bote na to. Diba, mahaalala nyo kung para saan to? Actually, ito yung mga nire-refill na nilalagyan natin ng ketchup yata sa mga restaurant or mayonnaise or etc. Kasi mapapansin nyo, diba, ang liit-liit nga naman ng butas niya. So, in this way, mas makakasure ako na hindi ko ma-overwater ang aking mga succulent plants. Alam nyo, yung iba nga, ang ginagamit pa nila, yung injection, yung hiringilya, para sa kanila mga succulent plants. So, actually, naghahanap nga ako ng gano'n na talagang hiringilya pa for succulent plants. Kasi may nakita ako noon na merong pwedeng magamit para, kumbaga, in that way, talaga masisecure natin ang ating mga succulent plants na hindi sila ma-overwater. So, ito, as you can see, napakaliit lang ng butas niya. So, kapag dinidiligan ko itong aking mga Rhipsalis na yan at yung aking pang ibang mga succulent plants, ito ang ginagamit kong pandilig. Guys, gusto ko lang i-remind sa inyo na iba ang paraan ng pagdidilig kapag nasa lugar tayo ng may summer and winter. Like for example, dito sa lugar ko ngayon na nandito ako sa Barcelona, Spain. So we have this weather na meron kaming summer bukod doon sa spring and autumn, summer and winter. So ano ang kinaibahan ng pagdidilig ng Rhipsalis or ng iba pang mga succulent plants? So, meaning, kapag summer, pwede natin diligan ang ating mga succulent plants or Rhipsalis ng once a week. Pero, in that once a week, kailangan pa rin natin i-control ang pagdidilig natin ng tubig. And make sure the other week na tuyo na yung lupa bago natin diligan. But in the case of Rhipsalis, since alam natin at sinabi ko nga sa inyo na they love semi-moist soil, so, hindi natin kailangan silang patuyuin ng maigi bago natin diligan, especially kapag summer. Kasi alam natin pag summer talagang parang tao yan, uhaw na uhaw ang ating mga halaman. Then, kapag winter time naman, I would suggest na ang inyong mga Rhipsalis or ang inyong mga succulent plants, pwede natin silang diligan ng at least once a month. Huwag kayong magulat, pero totoo, just once a month, pero still, control pa rin natin ang pagdidilig ng tubig. Kung doon sa mga normal na halaman, kinakailangan na totally mag-drain ang tubig. So, pag sinabi mong pag nagdilig ka ng halaman na ng mga regular plants lang, for example, mga pothos, or yung mga ating mga philodendron dyan, etc. Normally, ang sinasabi natin, pag tayo nagdidilig ng mga ganyang regular na, o mga normal lang na halaman, so they love water talaga, talagang kailangan mag-drain yung tubig doon sa kanilang pot, sa hole ng kanilang mga pots. In the case of succulent plants, for me, but then alam ko may mga iba na, kasi kada isa ay may kanya-kanyang paraan no, ng pag-aalaga. It's given. Given nyo na may, bawat isa sa atin may kanya-kanyang paraan ng pag-aalaga ng ating mga halaman o pagdidilig ng ating mga halaman, mapanormal man tong halaman o mapa Rhipsalis or succulent plants as in general. So in my case, sa ang paraan ng pagdidilig ko sa kanila at sa aking mga succulent plants, talagang control na control ko ang tubig. Hindi ko kinakailangan, for me, as my experience, hindi dapat hintay natin na kailangan may mag-drain pa ng tubig doon sa hole ng ating paso ng mga succulent plants. Meaning, pag ginawa natin yon na mag-drain sila, ibig sabihin, maraming tubig ang kailangan natin idilig sa ating mga succulent plants. Which is mother. Yung maraming tubig na yon na kailangan mag-drain sa hole
yung tubig na dinilim natin, yun ay applicable sa mga halaman na mga normal. Philodendron, potus, ang mga fern, ano pa, yung, for example, mga aglaonema, ang ating mga syngonium, yan, sila, they love water. At kinakailangan na pag sila ay diniligan, talagang mag-drain ang water sa whole ng kanilang mga pots. But uulitin ko, as my experience, kaya still na okay ang aking mga succulent plants, kinokontrol ko ang pagdidilig sa kanila. As a matter of fact, itong mga to, mula nung nabili ko to, itong aking Ripsal, itong aking si Paradoxa, nabili ko to month pa ng November. At iisang beses ko pa lang siya nadiligan nung January lang. Imagine that duration ng kanilang nung aking pagdidilig. At ito namang si Ripsalis ko na si Shaferi, actually niregalo to, mega love shout out na rin sa aking kumaring Carlo Cuenca. Diba? Carlo, maraming salamat. Ulitin ko, thank you so much. Talagang alam mong love na love ko tong si Ripsalis na to. So, binigay kasi niya sa akin to. So, ito nga, si Ripsalis, niregalo sa akin to ng aking best friend nung aking birthday. Imagine, mula nung niregalo yan sa akin, hindi ko pa siya nadidiligan hanggang ngayon. Siguro natanong nyo, bakit hanggang ngayon hindi ko siya nadiligan? Since December 23, ayan, plugging pa ng aking birthday. Since December 23, nung binigay sa akin to, niregalo sa akin to ng best friend ko. Kasi nga, nung binili niya to, o nung niregalo niya to sa akin, basa pa yung kanyang lupa. And since, dito sa Barcelona, winter time kami. Alam naman natin, lalong-lalo na sa mga plantito-plantita na sa iba ring mga bansa na may mga winter time at nakakaranas ngayon ng winter. Alam naman natin na matagal matuyo ang lupa kapag ganitong winter time. Mas prefer ko na hindi ko pa siya diligan after a month o after January 23. Kasi alam ko na hindi pa siya fully dried doon sa pinaka hanggang baba niya o sa loob. But still, kita nyo naman, green na green pa rin itong aking si Ripsalis Shaferi. Same as itong aking si Paradoxa, ganun pa rin. Ito namang si Micranta ko, binili ko siya last November, last year of November. So twice ko pa lang itong nadiligan. Kasi nung binili ko siya sa garden shop, grabe, talagang parang simento na yung kanyang lupa, na awa ako. In that time, nung diniligan ko siya, nag-alalay pa rin ako ng tubig kahit na alam ko na sobrang tigas na nung kanyang lupa. Since alam ko naman na hindi ko siya na-overwater the first time na nadiligan ko siya pagkabili ko. So, the next month, January yata yung sumunod na diniligan ko siya, okay pa rin siya. At, kumbaga, kinontrol ko pa rin ang pagdidilig sa kanya ng tubig. So, guys, yan ang mga tip na pwede kong ibigay sa inyo sa Ripsalis regarding sa kanilang watering. Now, if you were to ask me kung anong lupa ang applicable, maganda para sa ating mga Ripsalis, ay ang regular potting mix soil, pwede na sa kanila with perlite, and also pwede natin silang lagyan ng, importanteng lagyan natin sila, samahan natin sila ng bark chips, kasi yung bark chips na yun ang mag-aalaw sa kanila para pagka nadiligan natin, or sa mga makakating kamay dyan, mga plantito-plantita na if in case na magkamali tayo, na masobrahan tayo ng dilig, yung bark chips na yan, madali siyang magde-drain. Makakatulong siya para madaling mag-drain yung tubig na idinilig natin sa ating mga Ripsalis. At syempre, kahit na nandito as indoor plants ang ating mga Ripsalis, ulitin ko sa inyo, make sure na meron kayong mapaglalagyan na as much as possible nga malapit sana sa bintana natin. That will allow yung bright indirect sunlight. So, ayun ang pwede kong ibigay sa inyong tip. And aside from that, gusto ko pa rin ipakita sa inyo ang aking mga succulent plants. I-update ko lang kayo sa mga succulent indoor plants ko at sa mga succulent plants na inilagay ko dun sa aking terrace sa labas, para ma-compare ko sa inyo at maipakita sa inyo ang differences nung paglaki nila o yung mga itsura nila. Since yung isa nandun sa labas at nasa winter time kami, malamig, at yung aking ibang succulents naman ay nandito sa bahay. Tara, pakita ko sa inyo. So guys, ito na nga ang aking mga succulent plants. Alam ko naman na hindi na rin lingid, kumbaga, sa inyong kaalaman
sa mga taong sumusubaybay sa aming YouTube channel ni Jillian na lagi niyong nakikitang background ito kapag nagbablog ako ng aking ibang mga halaman dito sa loob ng bahay. And as you can see, they still na buhay pa rin, kumbaga, thriving pa rin sila kahit nandito sila sa loob ng bahay. Yun nga lang, katulad na sinasabi ko sa inyo, pag summertime dito, talaga namang pasok dito from the terrace, yung sikat ng araw, abot yan hanggang dito sa parte na to. Talagang nasisikatan sila ng araw. Bright indirect sunlight, kumbaga. Then, gusto kong ipakita pala sa inyo ang bagong kapamilya dito sa aking mga succulent plants. Itong aking crassula. Ito ang mix ng mixture ng aking crassula, jade crassula. Actually, kabibili ko lang nito mga ano pa lang siya, mga 1 month pa lang siya sa akin. Namulaklak na rin siya, kaya lang, nung mga after 2 weeks yata, na namulaklak siya, or 3 weeks, tinanggal ko na rin yung kanyang bulaklak dito kasi alam ko na yung bulaklak naman yun, hindi naman totally ganun kaganda ang bulaklak ng jade plant. But para sa akin, yung bulaklak na yun, pag tumagal pa siya, lalo lang, manghihina yung ating halaman. Dahil, alam nyo, katulad ng naikwento ko sa inyo minsan sa isang vlog ko regarding dun sa isang tindahan na nakita ko ang San Severia, na nagkaroon siya ng bulaklak para yung babae na kapag ka nanganak ang babae, same as mga plants, nanghihina tayong mga babae. Kumbaga, nauubusan tayo ng dugo. So, ang much better na tanggalin natin yung bulaklak kung hindi naman ganun katalaga kaganda yung kanilang mga bulaklak. Although, alam ko na pag nakapamulaklak tayo ng halaman, napaka isang achievement para sa ating mga plantito-plantita. But for me, I prefer na hindi na siya mag-stay ng matagal sa aking crassula. So, kaya tinanggal ko. Actually, dito siya nagtumubo sa part na yan. So, itong bagong kapamilya sa dito sa loob ng bahay na kasama ng aking mga succulent plants. Ayan, so, andiyan pa rin ang ating mga halaman. Cylindrica, Sansevieria, ating mga hybrid. Nandito lalong-lalo na ito. Si 1 year na sa akin to, si Turkey Cooper Tone. One of my favorite ano succulent plant, Sansevieria plant. Ito siya, 'di ba? Ang tsaka-tsaka niya. Ang tsaka-tsaka dito sa para sa iba, pero para sa paningin ko, ano siya, siya yung stunning because of ano eh, because of its color na talagang different. 'Yun yung mga gusto ko, yung mga ano, kakaiba. So, andiyan pa rin 'yan, ito si Cylindrica, still there. Tapos ito, isa pa rin tong bagong kapamilya na nabili ko sa IKEA nung nag-vlog kami ni Jillian. Another kind of variety of Sansevieria. So, ito siya. Since wala ako nito, at natuwa lang ako sa kanyang long, thin, kumbaga na dahon. So, sabi ko mukhang kakaiba. Pati yung kulay niya, actually, hindi siya green na green. Para siyang, para din siyang hawig dito sa aking isang hybrid na, ano, na Sansevieria. So, ayan. Gusto kong i-share sa inyo itong aking si Prince. Ano nga to? Si Black Prince. So, itong si Black Prince, actually, nung binili ko yan, marami yung bulaklak at matataba nandito siya sa part ng ilalim. But since ito yung buwan na, ito yung panahon na dormancy period, so yung mga old leaves niya, naglaglagan na lang yung pusa. But what is important, lagi ko sinasabi sa inyo, pagka dormancy period, natural yan, mangyayari yan. Ang importante, may tumutubo o may sumisibol ulit na bago. So, ito na yung mga bago niyang sibol. So, pagdating ng time na tumaba na ulit siya, lumaki na ulit siya, at by next year ulit at nag-dormancy period, ganun na naman ulit ang mangyayari dito sa ating black pins na to. At then, may tutubo na naman. Yun ay kung still naaalagaan natin sila ng mabuti at hindi natin sila na-overwater. The secret para gusto mong mamatay agad ng madali ang yung succulent plants, i-overwater mo. So, talagang dapat maging be careful tayo sa pagdidilig ng ating mga succulent plants. And then, ito rin yung aking ilan pang Sansevieria na nandito. Ito naman yung klase ng Sansevieria na puro lang siya dahon. Na alam nyo yung na-propagate siya, pero but still, ang ganda niya, last year pa to sa akin, summer ko pa yata to nabili, pero kita naman ninyo, okay pa rin siya. Then ito rin, another kind of cylindrica, okay pa rin siya, itong fern hood.
Fernwood pala ito. So, still good. At dito ako natuwa sa aloe vera na meron ako dito sa bahay. Ang liit-liit lang nito dati. Actually, nalipat ko na siya sa malaking pot na to. At if you can see, wala siyang butas sa ilalim. Kasi nga, nilalagyan ko siya ng pebbles as base bago ko ilagay yung lupa. At uulitin ko, syempre, control natin ang pagdidilig ng ating mga succulent plants, sansevieria or aloe vera. Now guys, papakita ko naman sa inyo ang difference nung ating mga succulent plants na nandun sa terrace, na siya namang talaga namang doon sila nag-stay ng buong taglamig hanggang sa ngayon, nandun sila sa labas ng bahay. At ipakikita ko sa inyo kung anong pagkakaiba na nangyari sa kanila dito sa mga succulents ko sa loob ng bahay. Tara, puntahan natin. So guys, nandito ngayon tayo sa terrace. At ipakikita ko nga sa inyo itong aking mga succulent plants na nababad sa buong halos winter time dito sa Barcelona, Spain. Gusto kong ipakita sa inyo yung kinaibahan nila doon sa loob. Ito, mapapansin nyo, umpisa tayo sa baba, they still thriving, lalong-lalo na itong aking si aloe vera na parang crocodile ang kanyang dahon kasi matatalas yan. Ito namang isa nakakatuwa kasi makikipapansin natin na merong sumisibol sa kanyang bagong dahon. Itong aloe vera na to, mapapansin nyo, meron ditong natuyong dahon. Don't be alarm kung may ganyan kayo makikita sa inyong mga succulent plants. In that way, mas safe kayo or mas safe ang inyong mga succulent plants kung ganyan lang ang magiging problema kaysa ma-overwater nyo sila. So ito, meaning, kailangan na nito ng tubig. So mamaya didiligan ko siya ng kaunting tubig. Then ito pa yung iba. Actually, na-vlog ko na sa inyo ito last year sa mga nakapanood ng aking mga succulent plants tip and tricks. So, kita naman natin na they're still good kahit na nababad sila dito sa labas ng bahay sa lamig. So, ito, kailangan ko na rin diligan kasi may nakikita na akong dry doon sa ilalim ng kanilang mga dahon. Ito, ganun din. They're still good. Okay naman sila. Ayan. Pero ang hindi nakasurvive, ito nakakalungkot. Itong kalanchowe. For your information guys, ang kalanchowe po, isa rin siyang succulent plant. So, hindi siya nakasurvive sa lamig, kaya ganyan ang itsura niya. And we still have this dito sa taas ng isang klase ng crassula. Pero nakakatuwa, kahit na ganyan, na super dry ang kanyang dahon because of the weather, nag-still ang kanyang bulaklak nandiyan pa rin. So, ayan sila. Yan ang kinaibahan ng succulent plants ko dito sa labas ng bahay compared sa loob ng bahay. So guys, sana nakapagbigay na naman ako sa inyo ng bagong kaalaman, especially sa mga babaguhan na plantito-plantita na nagkakagustong mag-alaga ng kanilang mga succulent plants, lalong-lalo na itong mga Ripsalis. Sana lang tandaan ninyo at uulitin ko, huwag na huwag niyong i-overwater ang inyong mga succulent plants. And as much as possible, pumili po tayo ng pandilig sa kanila na maliit lang ang butas para mas nakokontrol natin ang pagdidilig sa kanila. Maraming salamat po sa patuloy na nagtitiwala sa aming channel. Salamat po sa mga sumusubaybay. Mabuhay po tayong lahat. Keep safe. God bless. And please don't forget to plant from the heart. Bye! Adios!